So, gospel reflection vlog muna tayo kasi Sunday. So, yun nga, first Sunday of Lent, no? yun ang nagpapatunay na kahit ang Diyos mismo, ang Panginoon mismo tinukso. Pero ang kaibahan lang si Lord lumaban at napagtagumpayan yung tukso. Karamihan sa ating mga tao, kasama na ako, hindi na paglalabanan yung tukso. Yun lang ang ano sa atin eh. Di ba? Kaya nga sinabi ni Eva Eugenio eh, tukso, layuan mo ako. Kaso minsan may mga tao na sila pa yung lumalapit sa tukso. Yeah, sinasabi nga nung dito, yung pinapahinggan ni Mama na online mas na kasama yan sa buhay eh, yung tukso. Pero ang tanong is, kasama yan sa buhay dahil may karapatan tayo mamili. Pero hindi naman, yun eh, hindi naman lahat ng things na maganda, hindi naman lahat ng bagay na desirable, desirable na. There's no such thing as, you know, absolutely good, absolutely beautiful, and absolutely desirable. Walang ganun. Yung nasa taas lang yung absolute na desirable. Pag ikaw ay kasama na nung nasa itaas, yun ang desirable. Kasi yun ang final goal ng buhay ng bawat tao. Di ba? Yun. In times na example is masyado tayong natetempt na masyado yun na yun eh, yung anything, yun na yung toxic positivity, it's also a temptation din yun na dinidisregard mo yung emotions ng tao. Anything na kahit positive pag sobra, masama din yung tukso eh. Yung tukso is yung sobrang urges, sobrang pagnanasa, sobrang pagkagusto, kagusto nang magkaroon ng mga bagay na yun. Diba? Hindi tayo makatulog. Hindi tayo makatulog sa gabi dahil iniisip natin, may pera pa ba? May kakainin pa ba? And eventually, meron na, diba? Kakadiskarte ka naman ng pera. And then at the end of the day, sa gabi, nagdadasal ka nga, nagpapasalamat ka nga. Pero yung mind mo naman eh, nakukonsume ng ganun. It's also temptation. Masyado kang nakukonsume ng mga pinag-iisip mo kahit nagagawa mo ng paraan. Kasi pa nagpasalamat ka, dapat completely disregarded mo na yung mga iniisip mong masama. Thinking, contemplating on something bad is also a temptation. Kasi dapat ang inaano lang natin is kung saan tayo mapapanatag at saan tayo ma-at-peace. And payo ko lang din sa inyo, pwede tayong maiwasan, okay? Lugar, tao na iniiwasan. Pero sa tingin ko, pag masyado tayo umiiwas, at lalo na sa simbahan, mali. Kasi dapat, kahit yung mga ayaw natin makita, na nakikita natin sa simbahan, dapat yon. Walang pagkakasala ang hindi na gamot ng absolution sa simbahan. Yung sinasabi ng pare, yung may Almighty God have mercy on us, forgive us our sins and bring us to everlasting life, that is absolution. At saan lang natin makukuha yun? Every Sunday sa misa, physically and online. Pero mas maganda yung physical, kasi kung nagkakasala ka by seeing people you dislike, pag nakikita mo yung mga taong ayaw mo sa simbahan, you are tempted not to get an absolution, which is kailangan mo. Everyone needs absolution. Kailangan ng minor na kapatawaran sa kasalanan. Yun yung hindi alam ng karamihan. Yung naisip ko lang yun. Dapat kasi sa simbahan, kahit kaaway mo o ayaw mo, neutral kayo sa simbahan. Neutral yun dahil ang Diyos ang nakatira sa lugar na yun, hindi tao. Neutral yun, fair yun. So, fair kayong kailangan ng absolution.
So dapat disregarded niyo yung kasalanan niyo at pumunta kayo sa simbahan to get an absolution. Siguro kung event yan, event na pwede ipagpaliban dahil mababad trip kayo, yun. Pero yung misa kung makakapunta naman kayo, kung physically able naman kayo, wala namang sumasakit sa katawan nyo that prevents you to go to church, do it. Diba? Kung hindi naman valid yung reason nyo na hindi pumunta ng simbahan, magsimba kayo, pumunta kayo mismo sa simbahan. Yan, tukso yan eh. Tukso yan na huwag kang pupunta kasi nagkakasala ako. Eh, simbahan yun. So, lahat ng kasalanan mo absolve sa simbahan. Diba? Magkasala ka man, pag nakikita mo yun, pag nakakuha ka ng absolution, temporarily forgiven ka na. So, yun ang reflection natin ngayong araw na ito. So, yun lang po.